Surya Binda Mokar Pusalahal Sati Mokar Petira Sati Jumsanya Jurus Disenyer Kita pilih ke Bersama Maka Dia Bersolik Bila Bersama Christ International Mokar Petit Sa Masa Ito Salamat tayo sa ating Panginoon sa kanyang kabutihan. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Patuloy po ang biyaya ng Diyos sa atin. Now, sa isang kapatid, gawa tayo ng Bible. Ito po ang salita ng Diyos na ating pag-arala. Tandaan pa natin, habang may buhay pa tayo, may pag-asa pa. Dahil ang kriminal sa taas sa krus, sa uling hininga, ay nagkaroon siya ng pag-asa ng pangako ng ating Panginoon. Ayon po sa Lucas, Kabanata 23, Talata 43. Kaya may matid ang sabi ng Panginoon, ngayon, ikasama kita sa paraiso. Nasa mga pati, sa loob araw, naghangad tayo ng kaligtasan, naghangad po tayo na makapasok tayo sa karihan natin Panginoon. Subalit mga kapatid, habang inais po natin na makapasok sa kalangitan natin Panginoon doon po sa paraiso ng Diyos, ang Diablo naman hindi po natutulog, gumagawa ng paraan ng Diablo para po na hindi po tayo makapasok. Sabagat nangyari kayo kay Kristo mga kapatid, Mateo 16 in verse 23, nang sabi ng Panginoon po si Pedro, lumayo ka sa tanas sa aking likuran, sapagkat handang ka ng plano ng Diyos. Sa pangtang nais mo lang, ang mga bagay ng tao, hindi ang sa Diyos. Mahabang tayo mga patinero yan, nais na kaligtasan, ang Diablo naman, hindi po siya urong. Kaya ang pinagbulinan ng Panginoon si Apostol Pedro kasama ng Apostol in Luke chapter 22 in verse 31. Ang sabi ng Panginoon, Simon, Simon, mag-ingat kayo. Hiniling kayo sa tanas, sa Diyos, upang subukin kayo na para ng trigo sa iba. Okay mga kapatid, hindi maiwasan habang naghintay tayo sa magpalito ng Panginoon at ang hanap tayo ng kaligtasan, ang Diablo naman, hindi siya lulubay sa atin. Patuloy ang Diablo, kumanap ng paraan para itisul tayo sa ating panapalataya. Ang sinabi ng Pedro sa 1 Peter, chapter 5, verse 8, ang sabi ng Pedro, tuminahan kayo, sapagat ang Diablo, paikot-ikot lang sa inyong umahay, at naghahanap ng malalapa. Naghahanap ang Diablo ng malalapa, mga batid. Kaya mag-ingat po tayo. Kaya ang Diablo, hindi po natutulog. Minsan si panapalataya, tinulog-tulogan po natin. Pero ang Diablo, hindi po siya natutulog sapagkat naghahanap siya ng malalapa. Mahabang sa salitutan tayo, ang salita ng Diyos, ito po ating inaasahan. Nasaan ang mga batid? Magkaroon tayo ng buhay na malanggap. Ngayon ang mga batid, ginawa po natin private, live streaming. Meron tayong ginagawa, mga batid, na sabi natin short video para lang na kahit 5 minutes lang po mapaabot natin ang mensahe ng Diyos para mapatatag po tayo. Dahil ang Diablo, hindi siya talaga sa ayon na mapunta tayo sa paraiso. Sapagat sa impyento ang punta niya. Ang ginawa ng Diablo ngayon na ang mga tao po na hindi po nananamig at sumasampalataya ang salita ng Diyos ay inudyukat ang puso nila ng Diablo. Ano ba ang udyukat ng Diablo sa puso ng tao? Ano ba din? Tulad ng sinabi ng Biblia, huwag papatay, huwag makikiapi, huwag mangalunya, huwag magsaksi, no? Na kasinungalingan, huwag banira ng puri, at saka huwag maging sakit, huwag maging bayot, at huwag maglalasing. Pero ang puso ng tao minsan, yun po ang nais. Gusto maglasing,
gusto maging bayo. Di ba ito mga bayo sinasabi, bakit naging bayo ka? Anong sagot nila? Ano kasi ang puso ko, pastor? Parang babae, di ba? Inamin nila galing sa puso. Bakit naging bayo? Bakla. O tumboy. Yung tumboy, tanongin mo sila, di bakit gusto maging lalaki? Ano kasi gusto naman ng puso namin? Parang lalaki kami. Di ba galing sa puso? Yung po, alam ng puso, masamang pangarasa. Yung po sinabi ng Panginoon sa Mateo, chapter 15, verse 19 to 20. Sa pagkakagaling sa puso, pangmataas sa sarili, pagpatay, pangalunya, pakikiapit, pagsaksi ng kasinungalingan at pagbirang ng kuri ng kapwa. Alin ito, masalaman ng puso ng tao. At sinulat po ni Harry Solomon sa Proverbs chapter 6, 16 to 19. Proverbs 16 to 19, isip pa rin ang sabi ng Panginoon sa sulat po ni Harry Solomon sa Proverbs o Kawikaan, Kabanata 6, Talata 16 hanggang 19. Nakinapukutan ng Diyos ang 6-7 bagay na ugali ng tao sa sanlibutan. Yan mga batid, kinapukutan ng Diyos ang ugali ng mga tao sa sanlibutan na hindi po nakakaluhod sa kanyang paningin. Yung mga batid na sinabi sa Proverbs in chapter 6, in verse 16 to 19. Anong ugali ng itong mga batid? Ayun na yan. 6-7. Ito mga batid. Ito kinumuhian ng Diyos. Mga pumamataas, pagsinungaling, pagpatay ng tao, o papaplang ng masama, at madaling mawa ng masama. Ito mga papatutuo ng kasinungalingan at pinag-aaway ang kanyang kapwa. Ngayon mga batid, ugali ang tao sa lungkotan. So, ingatan po natin, sana po, wala tayo dyan. Sa pagkakulungan, dito tayo ng buhay, kapahamak tayo ng balit. Kapahamakan po ating kantoran dahil hindi po yun ang dapat pumuhay natin sa lungkotan habang umaasa tayo ng kaligtasan. Now, dyan po lang maraming paraan para po nailigaw tayo sa ating pananampalataya. Kaya mag-ingat po tayo. Hindi po uli ang lahat. Maraming paraan din ang Diyos para matuto tayo. Ito ang YouTube channel, Facebook. Ito ginagamit ng sanlibutan, ginagamit ng Panginoon para sa kabutihan. Pero minsan, ako po sa Facebook, ng bad, sabi natin, image, may nakahubad, ng malaswa. Wala tayong pakialam dyan. Sabi, gawa nila yan. Siya naman may hatol. Ang ating gagawin lang, maturo tayo ng tama, na pumuhay, paano tayo na maging kaluguduhod sa mata ng Diyos. Yun ang pinakamahalaga. Sa YouTube, may nakapost din mga malaswa. Ano yan? Gawa nila yun. May hatol din sila. Pero gawin natin ito sa YouTube, mag-post tayo ng good news. Ito pong magandang balita, hindi masamang balita. Kasi sa YouTube, makita ng masamang balita, may nabanggaan, nasalasaan, patay. Sa Facebook, ganun pa rin, nasalasaan na, patay. Kahit napili ko sa social media kasi nakakaano po yan sa mata ng tao, pinupost pa rin nila yung hindi dapat ipost. Na ating gawa ngayon, YouTube, Facebook, nakapost tayo, pero magandang balita is a good news. Hindi po bad news. It's not a bad news. This is a good news by the Word of God. Ang sana mga batid, patuloy tayo sa ating pag-asa. Sana po itong primer natin, huwag niyong kalimutan, salita po ito ng Diyos. Tandaan po natin ang Diablo, hindi siya lulubay sa atin. Kahit na po sa panahon na ginawa ang tao na walang kamatayan, tula ng Diyos, pero namatay tayo dahil po sa Diablo. Now, napalit ang Panginoon naman na hinadyana niya ang pupako sa cross. Ang sabi ni Kristo po sa Mateo 16, verse 31. Na pupunta sa Jerusalem ang Panginoon, upang siya isa ng mga parasiyo, ang eskriba na pagturo ng kutusan at ipako sa cross at mabuhay sa tatlong araw. Ang sabi ni Pedro, diyan na sa tabi ng kasamahan ni Panihusto po si Pedro po, ay kanyang kinawa si Panihusto, diyan na po sa tabi, sabi ng Panginoon, hindi mangyari ngayon, yun sa iyo, ipako sa cross, hindi na pinturo ng Diyos,
na mapatong ka sa cross, diyan po lang pala ng salita. Akala mo, napakaganda ng sa atin ni Pedro. Hindi pa yung tulong ng Diyos, ginamit pala ang Diyos. Pero diyan po lang pala ng salita. Para hindi mapatong sa cross ang anak ng Diyos, kasi kung mapatong ka sa cross ang anak ng Diyos, tapos na ang malikayang laro niya. Wala na siya ng pangyarihan ng kasalanan sa pagkat sa kamatayan ng Panginoon sa Kristo sa cross, napatanggap tayo. Kaya ilang sana niya, din sa 23, lumingon ang Panginoon sa Mateo 16:23, umalis ka Satanas, hadlang ka sa hindaan, sapagkat ang nais mo ang mga bagay ng tao, hindi bagay na mula sa Diyos. So yun ang diyan talaga, gusto ng diyan lang na bagay ng tao. Anong bagay ng tao? Ugali ng tao? No? Ito po magpatay. Pangalan niya, gusto ng diyan magpatay ka, gusto ng diyan mo, pangalan niya, gusto ng diyan mo, magsinungaling ka. Yun ang gusto ng diyan mo, ang gawin mo. Pero pag para sa Panginoon ating nais, ang Diablo harang talaga yan. Harang ang Diablo. Kaya magiging tayo mga kapatid, hindi po yung lahat, para ng paraan ng Diyos, YouTube, Facebook, nakalive ang salita ng Diyos. So, meron naman iba-ibang paraan ng YouTube, Facebook. Pero itong paraan natin, mga kapatid, hindi itong paraan natin, paraan pa ito ng Diyos, para malaman natin yung ating natayuan ngayon habang magdito sa limutan. Hindi po ulit ang lahat, panating kriminal talaga, kapako na sa kroso. Pero nagkaroon ka ng pag-asa. Bakit? Nalimunan na sa kaliwa niya. Sabi sa kanan ko siya nakaako. So, meron to siya, lumingon siya sa kanan. Nakita ka daw hininga, lumingon siya. Pero ang tao ngayon, hindi pa nagawa hininga. Hindi pa kalimunan ang simbahan. Saan lumingon? Diskuhan. Saan kalimunan? Doon sa sabuhan. Doon sa kahalayan, doon nakalingon. Ang simbahan, hindi nakalingon. Pero ang kriminal, nalingunan niya sa kaliwa niya ang nakasulat sa ulan ng Panginoon, si Jesus, ang hari ng Mundo. Nag-alohininga na, pero bakit nakalingon pa? Ganyan ang nais na maligtas. At sasabi niya, Jesus, sa Lucas 23, verse 42, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghari ka. Ano nakasulat sa taas ng cross? Si Jesus, ang hari ng mga Diyo. Yan ang kapatid na basa. Tayo ngayon, makabasa sa Biblia, nakilip pa ng live, pero ang kriminal na nagawin niya na, nakapako na sa cross. Pero ang sabi ng Panginoon sa 43, ngayon, ikakasama kita sa paraiso. Bakit? Nagkaroon ng panampalataya kahit sa ulang hindi nga. Tayo ngayon buhay pa. Malayo pa tayo, malayo na ang mga tao na tayo ngayon sa resultan. May panampalataya po tayo. Sana? Meron. Sapagat ang panampalataya, sinasamahan ng Diyos. Hindi po sinibigan natin ang ating panampalataya. Sapagat kung may panampalataya, mismo ang panampalataya ang gumagawa ng salita ng Diyos. Kaya kung sabihin panampalataya po tayo, ngunit iba tayo sa salita ng Diyos. Kapahamakan ang ating kantungan. Ang sabi niya sa John 2:26, kung ang Espiritu na hiwalay na sa katawan, patay na ang katawan, ganun ang pananampalataya na nagawa, patay ang katong pananampalataya. No, kaya patunayan natin. Madaling sabihin ng kinang tao, may pananampalataya ng pastor, isa lang ang Diyos natin. Tama, isa lang ang Diyos. Pero hindi na naging masunurin sa Diyos. Kaya gusto natin patunayan, sa Santiago niya sumusulat, 2:18, ikaw nagsasabi ng pananampalataya, ipakita mo ang iyong gawa. At ipakita ko sa iyo ang aking gawa dahil sa aking pananampalataya. Now, sa verse 14, may isang tao ang nagsasabi na mayroon isang pananampalataya, ngunit walang gawa, maliligtas ba? Siya sa ganang pananampalataya? Hindi talaga. Hindi tayo maligtas ng pananampalataya kung wala tayong gawa. Kaya mahalaga, mga kapatid, bawat araw, sana matuto tayo sa tamang buhay. Tandaan po natin, hindi ko ulit ang lahat, ang kriminal na hulihini nga, nagkaroon ng pag-asa. Tayo may malaya pa. Lingkod, live, YouTube, Facebook, araw-araw, live, kulubi ng Diyos, YouTube, Facebook, para ang salita ng Diyos, mapadali natin, mapaikos sa limutan, sa kurang malapit na ang pagpalito ng Panginoon. Ayon sinasabi sa Pahing chapter 1 verse 3, mapalad ang mababasa sa aklat ng propesya sa nakasulat dito, nakikinig at lumagawa sapagkat malapit na ang panahon. Yan mga kapatid, ang sana po matuto tayo sa mga araw na pong buhay. Tanda po natin po niyang lahat. Salamat po sa inyong nasawang suporta sa ating mga premium video live streaming.
kapayapaan, habang ng Diyos ay sumo sa atin, sumagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Ito po lingkod. Pasko tumaka, Diyos ko rin, deliver supplies international, sinong po us, the grace, our sustenance, be with us. Amen.